Kung dati sa likod ng camera lang siya bumibida hanggang sa panggagaya, doon siya nakilala. Ngayon, ang kakayahan ni Jervy, level up na dahil hindi na matatawaran ang kanyang galing sa acting. Dahil siya lang naman ang kauna-unahang trans woman na naguwi ng best supporting actress sa first summer MMFF Gabi ng Parangal. Ang iba pang mga revelasyon at kwento sa kanyang pagkatao, eksklusibo niyang ilalahad. Ito ang Mga Pag-amin ni Kalad Karen. Ngayong aaminin ko sa'yo, Ma'am Karina, kasi nasasaktan ako kapag sinasabi nilang I don't deserve the award. Kasi sabi nila, bakit daw ako nanalo na best supporting actress, eh actor ako. Pilipinas, Ma'am Corina, handa na ba kayo? Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi, Kalad Karen. But you can call me Jervy Lee. The first summer Metro Manila Film Fest Award for Best Supporting Actress goes to Kalad Karen. Kasaysayan ang na-achieve ni Jervy, o mas kilala sa tawag na Kalad Karen. Matapos manalo bilang kauna-unahang transgender woman na best actress in a supporting role sa nakaraang Summer Metro Manila Film Festival o MMFF 2023, tumatak sa publiko ang world-class performance niya bilang si Wilhelmina sa pelikula niyang Here Comes the Groom. Mas lalong umingay ang kanyang pangalan sa bagong achievement na ito para kay Kalad Karen na tila naka-destiny niya. Regalo niya itong maituturing na galing langit dahil sa wakas, kinilala siya ng industriya sa kanyang angking galing. Congratulations! First transgender woman to ever win the Summer MMFF. Anong feeling? Ang corny ng tanong, di ba? Anong feeling? Hindi ako pa rin ako makapaniwala. O di ba, ang corny ng sagot. Pero hindi ako makapaniwala kasi nga, ako yung first ever transgender woman to win an award in MMFF. So, I'm still on cloud nine. Totoo ba? Pero when you were running for it, I mean, nung na-nominate ka, aware ka na first ito kung sakali. Kaya sabi ko noon, nung na-nominate na ako, it's already a win for the LGBTQIA+ community, especially that I was in the category of best supporting actress. Biruin mo! Sa likod ng kamera, kapag wala ng mga script at mga spotlight na nakatutok sa kanya bilang artista, may mga nakakagulat siyang revelasyon na tanging sa rated Corina niya lang inamin. Pag-amin ni Kalad Karen, naku, hindi madali ang kanyang personal journey to success bilang isang transgender woman. Alam mo naman ang mga netizens, they always have something to say. May magandang nangyayari sa buhay mo, may masamang nangyayari sa buhay mo, meron silang comment. So pag medyo nababasa ko yung mga ganong comments, of course, as an artist, pinaghirapan mo yung role mo sa pelikula, nag-prepare ka for the role, ibinigay mo yung best mo, na-nominate ka, nanalo ka na nga, hindi pa rin sila masaya. Hindi man makuha ang suporta ng lahat at may mga pilit na bumabatikos pa rin sa kanya, malaki pa rin ang kanyang pasasalamat na isa siya sa naging instrumento para mabasag ang maling konsepto sa kakayahan ng LGBTQIA+ community. I try my best not to think about the negative things. Mm-hmm. Siyempre, tulok sa positive. Manigas kayo dyan. Nanalo na ako. Naiuwi ko na yung trophy. Hindi na pwedeng bawiin. I'm also very, grateful to the jury of the Summer Metro Manila Film Festival because they respected my gender identity. And I've always believed that gender recognition is important. Nakita ko na progresibo na tayo. We're going to the right direction. Malayo pa, pero malayo na. Mm-hmm. Yung narating ng ipinaglalaban ng LGBTQIA+ community.
Inamin din ni Khaled Karen, hindi na bago sa kanya ang ipaglaban ng kanyang sariling pagkatao o identity sa mga matang mapanghusga. Naniniwala ko na it's not about your sexuality or your soji, sexual orientation, gender identity and expression. It's always your competence. Correct. Diba? Yung dapat ang tinitignan ng mga tao, yung kakayahan mo bilang isang individual. Hanggang ngayon, baon pa rin niya ang mga alaala ng kabataan ni Jervy Lee, ang batang sinubok ang tibay ng loob habang hinahanap ang kanyang lugar sa lipunan. Kabilang ang laban niya mismo sa kanyang sariling magulang, lalo na sa kanyang tatay na hindi tanggap noon kung sino at ano siya. Pilit siyang ginagawang maton at tigasin. Kahit sa puso't isip, alam niya na siya'y isang babae sa katawan ng isang lalaki. Always been fascinated. If you're born like that, or is it nature or nurture? Kumbaga, ipinanganak ka ng iba pakiramdam mo, or dahil sa impluensya sa'yo habang bata ka? Feeling ko, I was born this way. Yun talaga yung alam ko. Simula nung nagkaroon ako ng consciousness ng kamalayan, alam ko na sa sarili ko na babae ako. Totoo. Kasi my parents were telling me, bata pa lang ako, pag sinasabi na, oh, Jervy, sayaw ka, pearly shells ang sinasayaw ko. Ah. As in like, bilang little boy. Tinanggap ba? Sa family mo, muna ikaw nag-out or sa friends? To be honest with you, nung lumalaki ako, Ma'am Corina, medyo mahirap sa tatay ko natanggapin na transgender na ako. Na bakla ako, I was, you know, little gay boy, parang kung tawagin. Kasi mag-isa lang akong lalaki eh. Dalawa lang kami, yung ate ko and then ako. Tapos yung tatay ko, kilala pang siga sa La Loma, Quezon City. Oh. So pag sinasabi, oh, yan yung anak ni Jerry, o babakla-bakla. Siyempre yung dad ko, nasasaktan siya na, ano ka ba, bakit ka ba babakla-bakla? Dumating pa yung point, ngayon ko lang ito ikikwento ha. Oh. There was one time, in-enroll ako sa Taekwondo classes. Kaya black belter ako eh. Totoo ba? Yes. Black belter ka? Nung bata ako, because gusto niya nga maging matigas akong lalaki. Okay. And then there was one time, during summer, hindi niya sinabi sa akin, sinabi lang niya sa barbero, nakakalbuhin ako. Kinalbo ko ng barbero, iyak ako ng iyak. Actually, nung nasa UP ako, syempre takot pa rin ako sa daddy ko nung time na yun. Oh. College na yan. College ha? Na. Nagsatago ka pa rin? Natago ako. Like, pumapasok ako ng UP, nakapanlalaki. Okay. And then pagdating ko ng College of Mass Communication, nagpapalit ako ng damit. Totoo. Girl na! Ang matagal na pagtatago ni Jervy sa tunay niyang kasarian ay magkaroon siya ng puwang at pangalan sa mundo para ipakita ang galing at kanyang katangi-tanging talent. Dahil likas ang pagiging matalino, certified achiever siya mula elementarya hanggang kolehiyo. Ako kasi, I want to prove my parents na kahit bakla ka, may mararating ka sa buhay. Oh. So, I graduated valedictorian when I was in preschool. I graduated with honors nung elementary, I was third honorable mention. Tapos nung college ako, I graduated magna cum laude in UP Diliman. So, parang, I want to prove them that being gay is not a hindrance to success. Na pwedeng magtagumpay ang isang tao, anuman ang kasarian niya. Malinaw sa isip ng batang si Jervy na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang mga magulang. So malinaw sa isip mo na yun ang yun driving goal ko. Driving kailangan course, ma-impress ko sila. They have to be proud of me and I want to erase the connotation ng mga tao sa paligid ko at ng pamilya ko na ang pagiging bakla ay hadlang sa tagumpay ng isang tao. Correct. And that's what I've proven until now. I'm so happy that when I became true to myself during that time, I didn't have to explain anything to my parents because yun nga, naisip naman nila na you know, she is in the right direction. Bakit po siya kailangan pigilan sa mga gusto niyang gawin? And as parents, siguro na-realize na rin nila habang tumatanda sila na ang kailangan niya, more than judgment, ay suporta. Correct. At yun, sinuportahan na nila ako. And in return, when I started working, ako naman ang naging breadwinner ng family namin. I've been sending my little brother to school since he was in elementary. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!
sa loob ng kanyang university, mas lalong nahulmang mataas na potensyal kay Jervy. Dito na ipinanganak ang kanyang persona bilang si Kalad Karen, ang impersonator sa broadcast journalist na si Karen Davila. Current, ayan, natatakot ang buong team ng The Correspondents dahil hindi namin alam kung ano ang nakapaloob sa kabilang ibayo ng river na ito. Ako po si Kalad Karen Davila. Ang video na ito nag-viral. Mula noon, nagtuloy-tuloy na ang takbo ng karera ni Jervy at naging bukang bibig na ng mga Pinoy ang pangalan niya bilang si Kalad Karen. Hanggang kailan yung Kalad Karen, di ba? Kasi ngayon, nanalo ka na ng Best Supporting Actress as yourself, Jervy Lee. So syempre, nakilala ka impersonator. Of course, you're much more than that. Pero hanggang kailan yung Kalad Karen ngayon na nanalo ka na bilang actress? I think Kalad Karen will always be a part of me. Oo. But ngayon, unti-unti kong pinakikilala si Jervy Lee. Hindi naman siya pwedeng instant na nanalo ka lang. Ay, Jervy Lee na siya, ha? Hindi na siya si Kalad Karen. Because ang laki rin ng utang na loob ko doon sa persona ni Kalad Karen. Because I wouldn't be here without that. Right. Pero I want people to realize, gusto kong malaman ng tao na hindi lamang po impersonation ang kaya kong gawin. Marami pa tayong pwedeng ibigay sa kanila na magpapasaya sa ating audience. Pag-amin pa ni Kalad Karen, natakot siya na hindi magtatagal ang kanyang karera sa showbiz. Dahil tingin ng iba, wala siyang sariling identity. Happy ako na kasama ko si Kalad Karen sa journey ko sa showbiz. But I also want you to know Jervy Lee. Kasi iba rin tao siya eh. Iba rin siyang karakter. Iba rin ang maibibigay nilang saya sa inyo. Alam mo, kung ano ang pinaniniwalaan ni Jervy na makakatulong sa kanyang career. Kasi ang Kalad Karen, nakatulong ito para makilala siya. Celebrity impersonator siya noon. And, you know, I have to say, I was very flattered with that. But at the end of the day, sumikat naman talaga si Jervy Lee dahil sa angking galing niya. Very talented si Jervy at matalino siya. At ngayon na nanalo na siya ng Best Supporting Actress Award, naiintindihan ko na gustong makilala ni Jervy for being Jervy. And you know, Jervy, go for it. Alam mo, sa totoo lang, kami ni Jervy, magkaibigan kami. Higit sa lahat, from the very time na naging Kalad Karen siya, naramdaman na niya ang suporta ko. I've always given Jervy advice. And more than that, I really admire Jervy dahil alam ko na pinaghirapan niya kung anuman ang meron siya ngayon. So, Jervy will always have my support and my friendship. Pero tila kahit nasa kanya na ang lahat ng K para tuluyan ang sumikat, mahirap humanap ng totoong magmamahal sa'yo, ha? Yung iba, hindi na nangangarap na makahanap ng lifetime partner. In your case, fascinated ang marami, like me, because, well, first of all, you're very out, and nakahanap ka talaga ng magmamahal sa'yo. Paano nangyari yun? Anong sikreto? You know, love will always find its way. Naniniwala ko doon. Kasi nung nagkakilala kami ni Luke sa Hong Kong 11 years ago, we were both looking for love eh. Mm-hmm. And it just so happened that stars aligned at nagkakilala kami. And I really didn't expect na siya na yung magiging lifetime partner ko. Hindi raw lubos maisip ni Kalad Karen kung bakit nabiyayaan siya ng sobra-sobra. Pag-amin pa niya sa amin. Bukod sa inaabangang kasalan nila ni Luke, ay may mga nakakagulat na revelasyon din sila. Magkakaroon ba kayo ng anak? Depende po kung mabubuntis ako this year. Pero ano, syempre pangarap din namin magkaroon ng pamilya. But iniisip ko kasi kung ready na ba akong maging isang ina. Siguro in 5 years from now, yes, when we get settled. Na. Right. Back-to-back ang achievement ni Kalad Karen ngayon. Matapos niyang gumawa ng history at naging star patroller na rin siya. Reflection. Thank you, Karen. Excited pero kabado. Ganito ang pakiramdam ni Maha Salvador. At isa na rin siya sa mga sensation sa social media. Magandang career. Ako ang groom. Masayang love life. Okay, I'll give you 1 million. You stay. At may pangalan na nga si Kalad Karen dahil isa na siya ngayong Best Supporting Actress sa Pilipinas. Itong pangalan na ito ay hindi lamang po recognition ng aking trabaho.
pati na rin po ng aking pagkatao. I've always believed na merong purpose ang lahat ng bagay. So iniisip ko, ano bang purpose ko dito sa industriya na ito? Ano ba ang kaya kong ibigay sa ibang tao mula dun sa mga biyayang natatanggap ko? So iniisip ko lagi, bakit kaya ako binibiyayaan ng ganito ng Panginoon? Tapos naiisip ko na lang yung mga kaibigan ko, tinatanong ko, sabi niya, may dahilan ng lahat. Pero ang pinakamagandang pag-amin niya, hindi siya titigil para makapagbigay ng inspirasyon para sa mga tulad niyang minsang nangarap at ngayon ay isa na sa mga kinikilala at nirerespetong pangalan sa industriya. Ano bang achievement bilang isang artista para sa akin? Sabi nila, is it the fame? Is it the money? Is it the connection? Sabi ko, hindi eh. Kapag may sinasabi yung mga batang katulad ko na Ate Khaled Karen, Ate Jervy, paglaki ko gusto kong maging ikaw. Napakalaking bagay nun para sa akin. Kasi somehow, you've given them a chance to hope and to dream and to live their lives as who they are. Malaking bagay yun. O hindi ba libre lang ang mangarap? Kaya dapat dyan lahat nagsisimula. Lahat tayo dapat may pangarap. At ngayon, back-to-back-to-back achievements ng ilang mga celebrities ang ating masasaksihan. Ang inaasahang soon-to-be global sensation ng boy group na Horizon. Nagsimula lang pala sa talent search. Ngayon, lilipad na papuntang South Korea. Dream come true din ang first award na napanalunan ng ilang cast ng teleseryeng Good Will. Congrats! Lubos na excitement din ang dala ng veteranong singer-composer na si Ray Valera sa pagsasapelikula ng buhay niya. Panalo ang lahat dahil sa determinasyong magtagumpay silang mga celebrity dream come true. Nakasulat na nga siguro sa mga palad natin ang ating kapalaran. Pero ang iba, sa galing at determinasyon pa rin nilalaban ang inaasam na pangarap. Kaya sa isang iglap nagiging certified lodi ng karamihan. Kagaya na lang nila Regine Velasquez, Sara Jeronimo, Angeline Quinto, Vice Ganda, at Alex Calieja. Hindi ko kakilala, pero hindi ko gagastos. Let's do this! Ilan lang sila sa mga local celebrities sa Pilipinas na naabot ang mga pangarap at nagtagumpay. Tulad nila, ako rin po'y minsan ding nangarap na makita sa telebisyon. Ngayon, kasama nyo na ako linggo-linggo. Isang dream come true para sa tulad kong minsang nangarap din. Hana, dua, set! Annyeonghaseyo! We are Horizon! Dream come true din para sa mga Gen Z na sina Jeremy, Marcus, Kyler, Vinci, Raister, Kim, at Winston. Ang kanilang newfound stardom! Ang all-boy group na Horizon. Sila ang naging grand winner sa reality talent show na Dream Makers. I think the hardest challenge for us, kasi syempre, there are 7 of us and we have to be really synchronized when we perform kasi it will look messy if we're not. Yung training po kasi namin talagang sobrang napakahirap po. Matindi po talaga yung pinagdaanan namin doon. Like, bago po kami sumayaw, di-drills po kami ng push-ups, tsaka burpees. Tinuturo po sa amin ng coaches namin yung rhythm, slow and fast, then yung popping, then yung wave po. Para po yung mga mahihina pa po sa amin sa mga ganon is mas ma-enhance pa po. Naalala ko noon, nung una tayong nakita, hindi ka talaga malilimutan. Tama ang naririnig ninyo, Tagalog ang lyrics ng kanilang mga kanta dahil sila ay 100% certified na mga Pinoy. Ang mga Pilipino ay magaling sumayaw at kumanta at alam natin na ang malakas yung impluensya ng K-pop sa ating mga Pilipino at hinahangaan natin sila at sila ang naging inspirasyon namin na ipalabas ang talentong Pinoy na kaya din makipagsabayan sa global
stage po. Since we grew up here in the Philippines, meron na talaga kaming na-adapt na culture from the Philippines, of course. Kahit mag-perform kami sa iba't ibang bansa or even inspired po kami from K-pop, automatically po nalalabas talaga yun. So, hindi na po namin kailangan talaga as in ipakita. Kasi once we perform, dun talaga makikita ng mga tao na, oh, he's a Filipino. Ang isang magandang performer, may believe sa sarili and confident talaga na kaya niyang mang-akit ng audience, parang ipakita yung charm niya and also ipakita yung magagandang talent and skills na meron siya. Mula sa moves, grooves at looks, Korean-inspired ang ating mga proud P-pop artist. Halos ka-level na nga rin nila ang mga sikat na K-pop sa Korea. Pero hindi madali ma-achieve ang looks at performance na ito. Para sa akin, yung pagpo-perform, yun talaga yung gustong-gusto kong gawin sa buhay. Yung pagpo-perform, yung nagbibigay sa akin ng confidence. May proseso bago nabuo ang Horizon. Mula sa reality show, isa-isang sinala ang kanilang talento. To just like muscle memory, minsan pinapatay yung ilaw habang sumasayaw kami. And biglang bubuksan yung ilaw, tas doon namin makikita kung tama yung pinuntahan namin. Bilang premyo ng Dreammakers sa kanila, ang Horizon ay nakaset ng mag-debut bilang global pop group sa South Korea ngayong 2023. It's a big privilege for us, Horizon, na mabigyan ng opportunity na makapag-perform sa global stage. Kasi alam naman natin kung gaano kalaki nag-evolve ang K-pop, na global na talaga yung reach niya. And to think na kami yung first na ever makakapag-promote sa Korea to showcase our music and also Filipino talent. Napakalaking responsibility for us. And daman namin yung pressure, pero nandun din yung excitement. Kamusta ka? Ako ang tipong taong hindi sanay sa lahat. Nagpapasalamat at sinusuportahan mo pa rin ako. O diba, achieve ang pangarap? Eksklusibong nagpa-sample ng kanilang kanta ang Horizon. Alam mo ba, salamat dahil ikaw yon. Sobrang salamat dahil tayo to lahat. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Hi po sa mga fans namin. This is your perfect chance to see us in Mindanao. Then magkakaroon po kami ng Mo Show sa KCC. And a week from now, we'll be holding our first ever fan meeting. Wow. It's named 100 Days Miracle Horizon First Fan Meeting. It's on April 22, 2023 at 6 p.m. at the New Frontier Theater. Of course, to stay updated with what's to come for Horizon, because there are many to come for Horizon, you can always check out our official social media accounts, which is at Horizon, H-O-R-I-7-O-N, official, on Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. You'll find everything that you need. And speaking of music and world-class talent, isa sa haligi nito ang batikang singer-songwriter na si Ray Valera. Una siyang nakilala sa mga kantang pumatok sa masa. Sa hirap at ginawa naming pag-ibig. Ilan sa mga ito? Maging sino ka man, kahit maputi ng buhok ko. At kung tayo ay matanda na. Kung tayo ay matanda na. Ang kasikatang tinatamasa ni Ray Valera ay bunga raw ng kanyang pangarap noong una. Pagdating sa pangarap, parang lahat yata ng pangarap mo, Ray Valera, nagkatotoo. Bakit ganun? Ano ba? Hindi ko talaga pinangarap eh. More than eh. Kasi, siyempre, araw-araw, magpapasalamat ka, buhay ka, ganun. Pero magkaroon ko pa ng mga ganyang klaseng mga project, biyaya, whatever. And another status na binibigay sa'yo na hindi mo naman talaga pinapangarap. More than yan eh. Ayun.
Oo, ano yan, parang overwhelming na yan eh. Nagsimula ang karera ni Ray bilang recording artist noong 1977 nang maging miyembro siya ng isang banda. Mula noon, tumatak na ang mga obra ng isang Ray Valera. Dahil ang bawat lyrics ng kanyang kanta, sumasapul talaga sa damdamin ng Pinoy. Siya ang nagsulat ng kanta Mr. DJ na kinanta ni megastar Sharon Cuneta. Gumawa rin siya ng awit para kay Rico J. Puno. Pero kahit na umalagwa ang kanyang kasikatan, si Ray na natili ang pagiging mapagpakumbaba. Ang ginagawa ko na lang, alam mo, para hindi ako lumaki ulot, kumakain ako ng biskwit. Parang feeling ko pag pampababa ng ano yun eh, kunwari galing ako sa show, feeling ko ang galing-galing ko, di ba? Ang gagawin ko, pupunta ako sa isang ano, bar, kakain lang ako. Kain ka lang. Oo, para lang matanggal na yung ano, yung... Talaga? So, oo. Talagang kusa mo binababa ang paa mo sa lupa pagka bawat abot mo ng pangarap? Oo. Ano yun eh, mas maganda yung huwag masyadong lokohin yung sarili mo. Sa bawat achievement niya, kakambal nito ang kagustuhan niyang maibahagi ang kwento ng kanyang buhay. O ano ang sekreto mo para maabot ang pangarap sa buhay? Be prepared. Kung sakasakali kasi hindi naman palagi dumarating yung siswerte. Minsan dating siya yan, hindi ka handa, patay ka doon. Kaya kailangan, pag dumating yung pagkakataon na yun, handa ka. Pag sinuwerte ako, makakalisin ako dito. Kung tayo'y magkakalayo. And this is it! Dream come true na nga para kay Ray Valera ang pelikulang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Na entry sa 2023 Summer MMFF kung saan gumanap si RK Bagatsing bilang si Ray Valera. Tampok dito ang kanyang musical journey, mga paghihirap at syempre ang sikreto ng kanyang tagumpay. Marami ng damdaming tinamaan, natuwa, nasaktan. Hindi ko alam kung saan magtatapos ang kwento, pero habang narinig ito, patuloy akong aawit para sa inyo. Ang paananaw ko rito, inaalay ko yung buhay ko eh. Sakasakaling maka-inspire ng mga kabataan natin. So be it, pangit man ang tingin nyo sa akin o hindi. Pero ang purpose ito, maka-ano sa inyo, maka-inspire ng mga tao. Ang love team ng award-winning director ng Rated Corina at aktor na si David Chua at ang aktres na si Devon Ceron o tambalang mas kilala sa tinatawag na Churon ang patuloy na inaabot ang kanilang mga pangarap. Hi! Hello! Una silang kinakiligan sa kanilang tambalan sa seryeng Goodwill. At matapos lang ang isang season ng kanilang Good Vibes sa teleseryeng Goodwill, matinding pasasalamat ang kanilang nararamdaman nang maparangalan sila't kilalanin sa nakaraang 6th Empowered Women and Men of the Philippines Awarding. Every day is a blessing. Sa lahat ng mga na gagawa natin, nagagampanan natin araw-araw, para sa akin, it's a dream come true pala. Nakatapak tayo sa lupa at namubuhay tayo ng maayos dito. It's a dream come true for me, especially na magkaroon tayo ng ganitong karangalan. For me, it's a dream come true. Lahat ng opportunities na dumadating sa buhay ko, it's for my family also. It's a blessing for us and we are very thankful sa parangal po na binigay po nila sa amin. Hindi raw natatapos dito ang kanilang dream come true. Gustong ibahagi ng tambalang Churon ang pagiging empowered love team nila sa kanilang mga fans at supporters. Kasama nila sa pagtanggap ng kanilang dream come true ang ilang personalidad na kinilala rin sa kanilang pagiging empowered men and women tulad ni Joel Cruz, Miss World Philippines 2021 Tracy Perez, Miss Supranational Philippines 2021 Dindi Pajares at presidente ng Net25 na si Cesar Vallejos. Congrats po sa inyong lahat! Proud kami sa inyo! Sa ngalan ng President ng Net25 na si Cesar Vallejos, malugod po namin tinatanggap ang karangalan po na to ng buong pasasalamat at karangalan. Siya po ngayon ay nasa Boracay, may importanteng event lang po. At siya po ay nagpadala ng mensahe at nagpapasalamat po sa kanyang kaibuturan na kanyang puso. Na maraming salamat sa kanyang award na ito at kami rin po ay nagpapasalamat sa Net25 at sa inyo po at maraming maraming salamat. Good news din daw sa mga Churon fanatics dahil may dapat daw abangan ng mga fans nina David at Devon.
Malapit na ang bagong season ng teleserye na naghahatid ng ngiti at good vibes sa lahat. Pasan Juron, ayan. Sana please continue supporting us and the show din po na Goodwill, season 2 na po yan. 1 month break lang ho, 1 month. Tapos babalik na po tayo sa ere. Abangan niyo po ang mga bagong papasok doon. Medyo kakaibang tema natin ngayon. Hihimayin natin, di ba? Di ba? Ang bawat characters, kung anong mga pinanggalingan nila, anong background nila. Naman po, magpo-focus din kami sa mga kanya-kanyang story din po namin na ano. Every characters po namin doon. Maraming layers na i-unfold this season. Tulad nila, hindi imposible na darating ang isang araw na masabi mong sa wakas, dreams do really come true. Hi, ko. Ang bahay daw, ang refleksyon ng katauhan at kwento ng may-ari nito. Tulad ng isang online seller. Naku, uso ngayon yan. TikToker, si Leo Ortiz. Ang bahay niya, 25 million pesos lang naman ang halaga. Pero higit sa presyo ay ang pinagdaanan daw ni Leo bago matayo ito, priceless. Dahil para sa kanya, ang bahay ko, ang buhay ko. This house is not just a house, it's a home and it is my life. Bakanting lote lang ito noon sa eksklusibong subdivision sa Antipolo City hanggang sa pinatayuan na ng tatlong palapag na gusali. Ngayon, eto na at gawa na ang bahay na pinapangarap ng marami. Sana all, isang modern house na regalo ng may-ari sa kanyang sarili at kanyang pamilya. Sa labas pa lang ay kita na ang ganda ng istruktura ng bahay. Ang tawag daw sa bahay na ganito ay smart house. At ang smart house, pinapalibutan ng mga high-tech CCTV. Hello! Hello! I'm here! Hi, Miss Kay! Welcome to our abode! Humble abode! Wow! Kayo! Uy, thank you! Pero nakasarado pa ang gate. Ay! Bumukas! Eto na! Oh, ayan oh. Door lock pa lang. Digital pa! Ngayon malalaman na natin kung sino ang napakaswerteng may-ari ng bahay na ito. Sana all! Hello! Hello, Miss Kay! Hi! It's Leo Ortiz! Tuloy po kayo! Wow! Hi! Wow! Thank you so much! Flowers for you! Oh, di ba? Welcome! Feeling ko, Miss Universe ako! Hello, Glutalipo people! Hello, Miss Kay! Thank you so much for visiting wow, us! Wow! Look at this! Para tayong nagpunta ng Art Museum! Sabi nila, 25 million pesos lang naman ang halaga. Totoo ba? Actually, hindi ko sure, Miss Kay. Ay, hindi na niya alam. hindi na kinaya ng calculator. Bukod pa ang mga dekalibreng mga Italian furniture, mga chandelier na obra pa ng sikat na artist na si Kenneth Cobonpue. Ang mga appliances, top of the line din. Pati mga accessories made in Thailand and Germany. Ang mga throw pillow, nako yung mamahaling brand na Hermes lang naman. Pero alam nyo ba na ang bahay na ito ay katas ng kanyang 6 na taong pag-online selling? So Leo, hindi ba ang online selling talagang tao sa tao yan? Totoo, Miss Corina. Ang buhay talaga namin, not only our users or consumers, pero yung mga distributors po namin. Kaya masasabi ko, napakaswerte po namin mga online sellers kasi nagkaroon po kami ng opportunity na tulad nito. Hindi naman po lahat kasi nabibigyan ng ganong chance. But for us po, nabigyan kami ng ganitong opportunity na kumita para po sa mga pamilya namin. At natulungan, hindi lang po kami, pati po yung mga distributors namin. Bunga daw ng puyat, pawis at gutom ang dream house ni Leo. At hindi niya sukat akalain na siya'y magkakaroon ng ganito. Naging mahirap siya, hindi talaga madali, maraming struggles, obstacles and challenges.
Pero naisip ko, mula naman bata, hirap na ako eh. Nagtatrabaho, nag-aaral talaga ako ng todo-todo. I-apply ko lang yung sipag nung nagbe-business at nagne-negosyo na ako. Luckily, thank you Lord, na ibigay naman ni Lord yung mga kailangan namin at at the same time, lumago yung negosyo. Pinag-isipan niyang mabuti ang bawat arrangement ng kanyang bahay. Dahil bawat parte daw nito ay parte rin ng kwento ng kanyang talambuhay. At sumasalamin pati na ang mga taong naging katuwang niya noong siya'y nagsisimula pa lang. Museum po ito ng alaala at pagmamahal, hindi lang po ng family members po namin, maging po yung mga distributors po namin. At ito po yung mga regalo po nila sa amin. Ay, simbolo po ng pasasalamat. Sa living room ni Leo, agaw pansin ang isang wall decor na ito. Nakaka-intriga ang dekorasyon dahil hindi pangkaraniwan ang pagkakagawa sa buhay ng kilalang online seller. Ang ganda, di ba? Lahat ng bagay sa bahay niya, kwento ng buhay niya. Anong kwento nito? Miss Kay, ito pinagawa ko po talaga sa artist abroad. Okay. Kasi parang kami po ito ng partner ko, si okay. Babsy Jeff. It symbolizes our love for each other. Hindi po kami perpekto. Nagkakatampuhan madalas. Nagkakainisan din po, Miss Corina. Ganun talaga kapag ka-negosyo mo, ang partner mo. Correct. Oh. Mahal na mahal namin isa't isa. Kaya ito po may puso yan. Wow. At may something po dito. Alam mo, hindi ko matik. Ano ba yan? Bakit may ganun? Miss Amy, regalo to ni Miss Alex Gonzaga. Ano po yan? It symbolizes the detox effect na kaming produkto ng Glutalife po na siya naman pong bumuo ng bahay po na ito. Ah, ganun. Talaga lahat may kwento. Correct, love story pa. Correct. Pero looking back, bata pa lang si Leo, mataas na ang kanyang pangarap sa buhay. Kombinasyon ng talino at diskarte ang meron siya. Kaya hindi nakapagtataka nagtapos siya ng cum laude sa kolehiyo sa kursong nursing. Sa unang tingin, si Leo akala nyo matapang siya, pero ano siya, hard on the outside, pero soft in the inside. Marami siyang natulungan kasi hindi lang kami, pati yung family namin. He makes sure na hindi lang siya yung aangat, pati yung mga tao sa paligid niya. Kahit mahal ni Leo ang kanyang piniling propesyon, tanong niya noon sa sarili, paano ba naman siya yayaman at magkakapera na makakatulong sa kanyang pamilya kung matatali lang siya sa ospital? Kaya nagdesisyon siyang baguhin ang linya ng kanyang trabaho. Aminin, hindi ka yayaman bilang empleyado, kailangan negosyante ka. Actually po, totoo yan, Miss Corina. Diba? Although, syempre, ina-acknowledge siya atin ang hirap ng mga empleyado, pero kapag talagang nagnegosyo ka, uti-uti talaga, dun makukuha mo yung time and financial freedom na tinatawag. Pero nung pumasok sa kanya yung opportunity nito, talagang nilaban niya dugot pawis talaga. Lahat ng stress, lahat ng sleepless night, lahat yung pinagdaanan niya, pero kinaya niya dahil nga iba talaga ang gusto niya ma-achieve sa buhay. Sa kanyang pagpupursige, naabot ni Leo ang pangarap na maiangat ang kanyang estado. Kasabay nito ay ang pagtulong sa kanyang pamilya at mga mahal na kaibigan. I'm very proud with my partner Leo Ortiz. I'm a living testament of what he has achieved and what he has accomplished in life, and I was there along the way. Kaya masasabi kong I'm very proud of my partner. Ang kanyang marble 12-seater dining set, kasaganaan at pagsasama-sama ang gustong pakahulugan. I love the size. Ang ganda ng size. O ngayon, ano naman ang kwento dito? Yun. Sabi nila conference table daw yan, Miss Kay, pero dining po siya. Okay. Kasi, Miss Kay, when we were growing up po, hindi kami nagkakasabay-sabay ng pamilya namin sa pagkain kasi medyo maliit po yung dining table namin. Kaya I make sure po na sa bahay ko po, sa bahay po namin, kompleto at kasya na po kaming buong pamilya. Oh, huwag mo sabihin may kwento na naman dito sa kitchen mo. Actually, meron din po, Miss Kay. Meron. Mahilig po ako mag-collecta ng mga plates and mga kubiertos kasi po gawa po ng parents ko, lalo po ng nanay ko po. Mga simpleng plates po. Pero bukod po sa mga branded plates na yan, ang pinakayaman po namin is ito po yung regalo po ng nanay ko. Ha?
Ano yan? May alahas ba dyan? Ay, hindi po. Anong meron? Ito pong kanyang kubiertos na niregalo. Kasi hindi ko po inayang bawala ito. Pero actually, nagkulang na nga po ito, Miss Kay. Halalagot ka sa nanay mo. Ginto ng kanyang mga kubiertos. Yung stainless steel ay tinatago pa rin niya. Naglagay din si Leo ng swimming pool sa kanyang modern house. Simbolo ng umaapaw na biyaya galing langit. Pero alam nyo ba na may dalawa pa siyang hot spring private resort sa Laguna na ipinatayo? Ang OIA Santorini at Kai Balinese Resort. Walang tulak kabigin dahil sa ganda ng pagkakagawa ng mga ito. And going back sa bahay ni Leo, ibang klase din ang konsepto ng kanyang hagdan. May mga ulap effects pa na parang stairways to heaven, ang peg. Pero sa mga medyo hindi na kaya ang umakyat sa third story house niya, may solusyon dyan si Leo. Alam nyo, iilan lang ang napupuntahan kong bahay na may, tcharan, elevator! Lalo yung mga bata pa sila, kaya pa nilang umakyat ang hagdanan. Pero parang pinagpaplanuhan nyo na yun. Yung pagtanda ninyo, ha? Actually, Miss Kay, for our parents, pero tama ka doon, Miss Kay. Pagtanda rin po, handa na. O, hindi ba, handa na? Tsaka ito, parang simbolo na naman ng pag-angat sa buhay. Magandang pungsoy. O, diba? Ang iba pang parte ng super gandang bahay ni Leo, atin pa lilibutin. And up we go! No way but up! Hindi pa tapos ang house tour at kwento niya sa kanyang bahay at buhay. Susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Sa kasagsagan ng pandemya kung saan huminto ang buhay ng marami sa atin, sinimulan namang buuin ni Leo ang kanyang sariling palasyo. Sa panahong ito, todo kayod si Leo at kanyang partner na si Jeff sa pagpupursige ng kanilang online na negosyo, ang Gluta Lipo. Tulad ng mga bagitong negosyante, marami din ang nagsabi na huwag na lang niyang gawin. Nagtaas ng kilay at nagsabing hindi siya aasenso. Pero pinatunayan niyang mali sila dahil eto na siya, alive and still on the game. Gusto ko ang negosyo, gusto kong ituloy itong karerang ito at tingin ko may paihinatnan, inilaban ko. At yun, ngayon, andito kami ngayon. At tulad ni Leo na tuloy lang sa kanyang pagnenegosyo, back to house tour din tayo. And here we are in the second floor. Dito sa second floor, sa unang pagkakataon, ipapakita niya sa national television ang kanyang private room. Sa laki ng kanyang master's bedroom, dinaig pa nito ang isang presidential suite ng isang hotel. Pero bakit nga ba may salaset sa tabi ng kanyang kama? Miss Kay, kung napansin niyo po, parang may salap, may minisala po. Dahil mahilig po ako magpaakyat ng bisita talaga sa kwarto po. Totoo. Bata ka pa lang, siguro talagang people person ka na. Very much right? Po. Extrovert po ang inyong lingkod. At ano ang nasa likod ng pintuang ito? Andito na ang tunay na kayamanan. Yan. Magdahan-dahan ka, baka meron akong bit-bit pa uwi. Ay, ang daming Birkin! Iba't ibang mamahaling bag na Hermes at Christian Dior ang sinisimulan ng kolektahin ni Leo. Alam niyo ba kung magkano ang halaga nito? Oh, 5 million ba o 7 million ang isang bag? O bakit ka naman nahilig sa mga bags? Gawa po ni D-Bob si Jeff po ng partner ko. Oh. Para po pag may meeting, ganyan po. Okay. Nagagamit po at saka nalalagyan. Actually, yung pinaka nagagamit ko, Miss Kay, ito pong mga malalaking bags kasi nalalagyan po ng marami. Ah.
gamit. Gaano karaming oras sa isang araw ka nagtatrabaho para magkaroon ka ng ganito? Siguro mga 12 hours to 14 hours pa rin po kami nag-work. Wow. Lingid sa karamihan, may issue noon si Leo sa kanyang physical looks. Dahil sa depresyon, ay napabayaan ni Leo ang kanyang sarili. Hanggang siya'y tumaba ng tumaba. Pero dahil sa mga naranasang pambubuli sa iba, sinimulan ni Leo na ayusin ang sarili gamit ang kanyang sariling produkto. At success! Dahil achieve niya ang kanyang bodily transformation. So ito yung blessing na ma-share ko, hindi lang para sa akin, pero pati sa mga taong importante at nasa paligid ko. Ewan ko ba ang Pilipino ang hilig sumilip sa banyo ng may banyo? Okay, sige. So, pinagbigyan tayo ni Leo at ni Jeff at nandito tayo ngayon sa kanilang banyo. Welcome okay. Po sa aming wow! Toilet. It's high-tech. Oh. Even the banyo is high-tech. Oh, okay. Push button ang shower mo. Opo. Oh, actually, ito, Miss Kate, ano po? Na-open namin siya niyan. Hi! Ano po? Makikita natin yung nasa kung, labas. Eh, paano nangyari yan? Nakikita mo sila, hindi ikaw makikita. Actually, makikita rin po tayo. Kaya po, ginagawa namin na parang may film po siya na gano'n. Ay, ibang klases! Ay, tingnan nyo naman ang kanilang shower. May Bluetooth speaker din po, Miss Kay, para pag gusto mong makinig ng music or kumanta po. May body jet po. So, ang tanong, bakit dalawa ang kanyang toilet bowl? Ipakita mo sa kanila. Ayan, dalawa. Miss Kay, kasi po before, talaga nag-uunahan kami ni Jeff pag tinatawag kami ng number 2. Ganon? Kaya po, minsan nagkakataluhan pa po kami, nagkakatampuan. I don't believe it. Kaya ginawa po namin dalawa. Okay. Okay. Tapos po, ano po, tamad po ako kaya po siya, usap po siya nabubukan. Ay, ito yung tipo nagsasalita. Ito yung nagsasalita na aalagaan ka pa at sasabihin kailangan mo na magpa-check up sa doktor. Correct. Ayun. At ngayong pareho silang abala sa pagpapayaman at pagpapalaki ng negosyo. Wala na rin daw silang time lumabas at mag-unwind. Kaya, dito sa third floor ng kanyang bahay, nilagay na lang niya ang kanyang stress reliever at libangan. Para ka na rin nagsimulang magbakasyon. Iba pa rin talaga pag nanonood ka sa big screen, right? Totoo mo. Hindi ba? Basta enjoy niyo po yung movie. Oo, pero pwede naman tayong lahat, tulad nating mga ordinaryong mga mamamayan, bumibili tayo ng ticket papunta sa loob ng sinihan. Diyan sa Gateway. At sa kung saan-saan pa. Dito, sa Antipolo, private screening sa bahay ni Leo at ni Jeff. Actually, Miss Kay, after long days of work and meetings, this is actually our pleasure time. This is our date time. We usually watch movies after our work. Uh-oh. And aside from traveling, movies talagang bonding namin ni Leo. Kung akala nyo tapos na ang mga sorpresa sa bahay ni Leo, naku, eto nang panalo. Saving the best part for last. I'm on the top of the world looking down on... May karaoke, oh! Nandun si Karen Carpenter! Kita nyo naman, may swing on top of the world with the view of the entire Metro Manila. Tapos may jacuzzi and sauna, bar, and videoke. Ano pang hahanapin mo? Ito na ang favorite spot ko. Dito na ako titira. Diba? Yes, ang inip! Oh, favorite spot nyo rin ito. Super! Walang duda, this is their hashtag, best life. Ang sarap makita ang bunga ng pinagpaguran, hindi ba? Totoo ngang chismis, big time na si Leo Ortiz at ang kwento ng tagumpay sa buhay niya. Makikitang bakas sa mismong bahay niya. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako. Lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation
pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.